Magandang umaga, Laguna. Ako po si Grace. At ako naman si EJ. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan, dito sa Laguna. Sa PhilHealth, panatag ang loob mo, kalusugan mo, at ang pamilya mo sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Partner, naniniwala ka ba sa kasabihang health is wealth? Partner, para sa sakiting kagaya ko, oo, naniniwala ako na health is wealth. Eh, ikaw ba, partner? Ikaw ba nag-a-agree na ang kalusugan ay maituturing na kayamanan? Oo naman, partner, no? Kaya nga tayo nagpapakagastos sa mga nutritious na pagkain, mamahaling mga multivitamins, at even yung pag-gym natin, no? Kasi kailangan nating mapanatili na maayos ang ating katawan against mga sakit at iba pang mga diseases. Tama ka dyan, partner. Natanong ko lang, partner, no? Dahil may kaugnayan sa kalusugan ang ating talakayan ngayong araw na ito. Oh, partner, tamang-tama, may connect talaga itong usapan natin ito. Kasi pag-usapan naman natin ngayong umaga, ngayong episode nito, ang isang institusyon na umaagapay sa mga Pilipino sa pamamagitan ng isang social health insurance, ang Philippine Health Insurance Corporation o mas kilala sa tawag na PhilHealth. Kaya naman kasama natin ngayong umaga dito sa studio ang Regional Vice President ng PhilHealth dito sa Region 4A na si Mr. Alberto Mandurriel. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Kasi EJ, Grace, at sa mga nanonood ng dito sa Laguna. So sir, diretso na tayo sa talakayan, no? Unang tanong po, Sir Albert, ano po ba ang talaga ang PhilHealth, ano po ba ang layunin nito? Ang PhilHealth ay isang ahensya ng gobyerno na Philippine Health Insurance Corporation. Siya itinatag sa pamamagitan ng Republic Act 7875 noong February 14, 1995. Ito ang ahensya ng gobyerno na nangangalaga at magpapatupad ng National Health Insurance Program kung saan lahat ng Pilipino ay dapat miyembro ng PhilHealth. Ang PhilHealth po ang nagpapatupad kung saan dapat may register lahat ang mga Pilipino sa PhilHealth, makakolekt na ng kontribusyon para sa pagbabayad ng mga benepisyo, pag-accredit ng mga pasilidad ng hospitals at ating mga professional doctors para masiguro may kalidad ang serbisyo ang bibigay sa kanila. At pangatlo ay mag-agapay sa lahat ng miyembro tuwing sila ay magkakasakit. Okay po, sir. Sir, maitanong lang din po namin, no, gano'n na po kadami yung mga tao na currently ay miyembro ng PhilHealth dito sa ating bansa? Sa ating bansa, meron na tayong 84.575 million individuals na PhilHealth registered and covered member. Sa buong region, 4A, meron tayong 8,571 individuals. Dito lang po sa Laguna, meron 3,375 individuals. Okay. Sir, matanong ko lang po, ano, ang pagiging member po ba ng PhilHealth ay automatic? At paano po yung proseso para makapag-member? Kagaya sinabi ko kanina, dapat lahat ng Pilipino ay member ng PhilHealth. Para maging PhilHealth member, dapat pumunta ka sa anumang opisina ng PhilHealth, kukuha ka ng form, tinatawag na PMRF, PhilHealth Membership Registration Form. Pipilapan mo yun, ang iyong personal data, pangalan, birthday, kasarian, lahat ng tungkol sa iyo at sa iyong mga pamilya, at idideklara mo rin ang iyong mga dependent. Pipirma mo sa ilalim kung sinasertify mo na lahat ng nakasulat doon ay tama at legal. Wala na pong kailangan na supporting document to prove your eligibility as PhilHealth member. Sir, ito po ba wala namang initial payment na pagbasa niyo ng form, may babayaran, gano'n? Kailangan po natin magbayad. Okay. Dahil pwede ka magpa-register. Submit ka ng form para register sa PhilHealth, hindi ka magbabayad, you're just a registered member. Pero pag nagbayad ka, dun lalabas na ikaw ay covered member. At least, meron kang 3 over 6. Makapagbayad ka ng 3 buwan sa loob ng 6 buwan para magkaroon ka ng coverage.
Okay. Since ang napag-usapan nga natin ay yung mga bayarin, no? Sir, magkano po ba ang kontribusyon ng bawat member sa PhilHealth? Ang kontribusyon ng PhilHealth ay nagbabari sa kategorya. Halimbawa, ikaw ay under the employed or formal economy, meron po diyang sinasabing range, rate, depende sa sweldo mo. At ang sweldo ng isang individual ay dapat merong 2.5% of your salary ang ibabayad sa PhilHealth. Ang pinakamababang binabayad na premium ng isang empleyado ay 200 pesos. 50% sa empleyado, 50% sa employer. Ang pinakamataas is 875 pesos. 50% sa employer, 50% sa empleyado. Lumalabas na 375.50 a month. Meron naman tayong second category, yung non-formal sector. Yan po lang yung tinatawag nating individually paying members. Kung saan, kung isang individual ay kumikita ng 25,000 below, ang babayaran lang po niya ay 200 pesos a month. Kung kumikita ka naman mahigit ng 25,000, magbabayad ka ng 300 pesos a month. Kung susumahin natin sa 200 pesos a month, kailangan mo lang mag-ipon ng 6 pesos 67 centavos kada araw para makapagbayad ka ng 200 pesos a month. Diyan po sa individually paying member, kasama rin po dyan yung ating OFW. Kailangan lang magbayad ng 200 pesos a month or 2,400 pesos per annum. Meron po tayo yung tinatawag na third category, tinatawag natin na mga lifetime member. Sila po yung mga member ng PhilHealth na mga retirees na nakapagbayad na ng 120 monthly contribution, sila po ay wala nang babayaran sa PhilHealth. Sila po ay covered ng PhilHealth hanggang sa huling hininga. As soon as mag-retire sila, sir? Yes. Sila po ay retiree at tapaghulog ng 120 monthly contribution. Remember, sinabi ko, retiree, hindi ko sinasabi senior citizen. Bakit? Ang retiree po natin sa Pilipinas ay maraming category. Halimbawa, if you're a government employee, ang retirement age mo is 65. If you're a private employee, 60. Kung ikaw ay nasa judiciary, gaya ng mga justices natin, 70. Kung ikaw uniform personnel, is 56 years old. If you age the rich, if you reach the age of retirement, plus 120 monthly contribution, wala ka nang dapat bayaran sa PhilHealth. Automatic merong coverage. Pero kung ikaw ay napag-retire, maabot ka age of retirement, wala kang 120 monthly contribution, dapat magbayad ka pa uli. As individual paying member, hanggang umabot ka ng 120 monthly contribution. Pero, sa lumabas na batas noong 2014, na kinukover na lahat ng senior citizen, lahat ng senior citizen na walang PhilHealth coverage, ay kinukover na ng national government na magkaroon ng PhilHealth coverage. Interesting. Yeah. Meron pa. Huling category. Yung tawag nating indigent program. Sila po yung indigent program, sponsored members. Sila po yung mga na-identify ng DSWD na mahihirap sa lahat na mahihirap. May listahan po ang DSWD na ibinigay sa PhilHealth na kiko-cover ng PhilHealth para magkaroon ng health insurance. Ang nagbabayad po ng premium nila ay national government. Saan pong galing yung pera? Sa syntax nila. So, unang bahagi pa lang yan ang talakayan kasama si Sir Albert. Mamaya sa pagbabalik ng DSL, aalamin naman natin ang mga serbisyo at programa ng PhilHealth. Magbabalik pa ang Dito sa Laguna. Ito naman pong sponsored members. Sila po yung mga individual na walang kakayahan ng magbayad. We know how hard it is when someone in the family gets sick. That's why we are right here where we can help lessen your burden. If you need help about your PhilHealth, just look for us in the hospital. The PhilHealth Cares, customer assistance, relations, and empowerment staff. Hatid namin ay taos pusong serbisyo dahil kami ay nagmamalasakit sa inyo. Yan ang alagang PhilHealth. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama.
At nagbabalik tayo dito sa Laguna. Kasama pa rin natin si Mr. Alberto Mandurriao upang pag-usapan o talakayin ang iba't ibang mga programa at serbisyo na ibinibigay sa atin ng PhilHealth. No? Sir, balik po tayo dun sa talakayan natin kanina. No? Nabanggit niyo po kasi yung indigent at saka sponsored members. So pwede po bang malaman natin kung ano po yung pagkakaiba ng dalawang yun? Okay, magandang tanong niya ni Jay. Punta muna tayo sa indigent members. Ang indigent members, gaya sinabi ko, sila ay mga identified poor ng DSWD. Meron po sariling tinatawag natin identification ng DSWD kung saan na-identify nila kung sino ang mga mahirap sa buong Pilipinas. May listahan po sila dyan, ibinibigay sa PhilHealth kung saan nire-register ang PhilHealth sa aming database para kahit saan hospital sila mapunta, pwede sila makapag-avail ng benefit ng PhilHealth. Ang nagbabayad po dyan ay ating national government sa pamamagitan ng Sintas. Ito naman pong sponsored members. Sila po yung mga individual na walang kakayahan ng magbayad. Ang kanilang sponsorship ay galing sa pribado, kumpanya, sa local government unit, o sa ahensya ng gobyerno. Halimbawa na ahensya ng gobyerno ay DSW din. Sila po yung mga tinatawag nating mga abandoned children, out of school youth na kinukupkup ng DSWD. Ang nagbabayad po dyan ay ang DSWD para magkaroon sila ng field coverage. Iba naman po yung LGU, sila po yung mga mahihirap sa lugar ng isang munisipyo o city na walang field coverage na hindi kasama sa NHTS or Indigent Program. Na-identify din po yan ang LGU at sila nagbabayad ng premium para makapasok sa National Health Insurance Program. At the same time, meron din po tayong mga private individuals and companies na nag-identify ng mahihirap, grupo na mahihirap, na sila rin po ang nagbabayad para magkaroon ng coverage ang grupo ito. Ang kagandahan po rin sa PhilHealth, kahit saan kang pumunta lugar ng Pilipinas, kapag ito ay nagkasakit, meron kang PhilHealth membership, meron kang PhilHealth coverage, pwede kang makapag-avail ng PhilHealth benefits. Kahit tigalusong ka, mapunta ka ng Mindanao, magkasakit ka, pwede kang makapag-avail ng PhilHealth benefits dahil ang PhilHealth ay meron pong portability of benefits. So partner, no, kanina yung discussion natin, mas nakilala natin kung ano yung PhilHealth at saka kung sino-sino yung mga members. So ngayon naman maganda na alamin natin ano naman yung mga benepisyo, no? So sir, isa-isahin naman po natin, ano po ba yung mga benepisyo ng PhilHealth? Meron po kaming nabasa or na natuklasan. Ano po ba itong tinatawag na all case rates? Ang all case rate ay isang pamaraan kung paano magbabayad ang PhilHealth sa isang pasilidad o ospital. Before, ang pagbabayad ng PhilHealth ay fee for service. Kumbaga, kung magkano ang ginastos mo sa gamot, sa room and board, sa professional, isa-isa rin binabayaran ng PhilHealth. Depende yan kung anong ospital ka, private o government, anong kategorya? Primary, secondary, tertiary? O anong klaseng kwarto ka na confined? Ngayon, para mas madaling malaman ng miyembro magkano ka ng benepisyo, ginawa namin all cases, kumbaga pinackage namin lahat ng pagkakasakit. Halimbawa, appendectomy. Pag ikaw ay nagkaroon ng appendectomy, na-operahan ka ng appendicitis, automatic malalaman mo 24,000 ang aking benepisyo. Andiyan na po yung gamot, laboratory, operating room, at professional fee. At least alam ng member, may 24,000 pala akong benepisyo sa PhilHealth sa pagkakasakit ko ito. Ating yung magandang halimbawa cataract operation. Sa cataract, ang PhilHealth ay magbabayad na 16,000 pesos per eye. Kung dalawang mata, 32,000 binabayad. May nagtanong, paano kung may third eye ka? Sir, paano nga po ba? Wala pa naman nakiklaim hanggang ngayon. Sige po sir, babalikan po namin kayo pag may nag-claim na ng may nagtanong, third sir. Eye na kaso. Pero sir, ano naman po yung tinatawag natin na primary care benefits? Bilang nabanggit niyo po yung sa outpatient. Okay. Ang primary care benefits yung tinatawag natin outpatient benefit. Hindi lahat po ng PhilHealth member ay may outpatient, merong tinatawag na primary care benefit. Ang meron lang po ay ating indigent member, sponsored member, senior citizen, kasambahay, at panghuli, ating DepEd personnel.
Ano po ito primary, ang natawag na primary care benefit? Ito po ay nakukuha lang po itong benepisyong to sa ating mga government facilities gaya RHU o kaya OPD na department ng ating government hospitals. Ano ba meron dito? Pwede ka makapag-avail ng diagnostic test, drugs and medicine, rectal examination, natawag nating breast examination para sa kung meron tumor. Meron tayong cessation, smoking cessation, bibigyan ka ng seminar, at iba pa. Okay po. Sir, matanong lang din namin, ano naman po kaya yung Z-benefits naman? Ang Z-benefits po, yan kumbaga sa alphabet, from A to Z. Huling-huling letra ng alphabet Z, kaya Z-benefits. Dahil yan ang catastrophic illnesses. Kung saan, pag isang tao ay nagkaroon ng catastrophic illness, yan po is either malagutan ka ng hininga or mauubos ang lahat ng iyong mga naipon dahil napakamahal na gamutan po ito. Okay sir, so nabanggit nyo nga po itong mga benepisyo na to, no? Ang tanong naman po namin na susunod ay ano po ba yung mga requirements bago natin ma-avail itong mga nabanggit ninyong mga benepisyo? Bago ko sagutin yan, magbibigay lang sana ako ng sample ng C-benefits. Sige po sir. Okay, halimbawa isa sa mga C-benefit na binibigyan ng PhilHealth is bypass operation. Magkano ang binabayad ng PhilHealth sa bypass operation? PhilHealth is paying 550,000 pesos. Kidney transplant, 660,000 pesos. Mastectomy, pagpaalis ng bukol sa suso, 100,000 pesos. Yan ay mga pagkakasakit na kailangan ng malaking pera. Dito, pag ito ay may PhilHealth coverage, yan pong halaga na ibibigay ng PhilHealth sa mga miyembro as benefit. Hindi lahat po ng ospital na PhilHealth accredited ay kasali sa C-benefit package. Only contracted hospital. Mm-hmm. And Heart Center, BGH, Southern Philippines Medical Center sa Davao, only limited hospital. Dahil sila lang po ang hospital na nagsasabi na with that package, kaya namin gamutin ang PhilHealth member. So malaki po talaga yung tulong nito, no, sa ating mga kababayan na gustong mag-avail ng mga ganong services. Pero sir, balik po tayo dun sa tanong, no, ano po ba yung requirements natin bago natin ma-avail itong mga servisyong ito? Ang number one requirement para mapag-avail ka ng benefit, dapat naguhul ka. May continuity ng payment ng iyong premium. At least, meron kang 3 months within 6 months from confinement na hulog. And tinatawag regularity of payment, mapapakita na ikaw ay talaga nagbabayad regularly. Kasi karamihan ng mga hindi nakapag-avail ng PhilHealth member, sila yung mga nakakalimot magbayad. Minsan lang sila nakalimot magbayad, saka naman may magkakasakit sa pamilya nila. Kaya ang amin, sana regularly we pay our premium. Paano magbayad? Pwede tayo magbayad monthly, quarterly, semi-annually, or annually. Walang dahilan para makalimutan natin. Dahil hindi natin alam kailan tayo magkakasakit. Yan ang number one problem. Bakit marami hindi napag-avail? Dahil kulang sa kanilang bayad. Kulang sa contribution. Contribution. Number two, minsan maraming PhilHealth member, kahit na meron silang coverage o pwede sa mapag-avail, nagpapa-hospital sila sa mga PhilHealth non-accredited facility or yung doktor na lang hindi PhilHealth accredited. Dapat ang hospital kung saan kayo magpapagamot ay accredited ng PhilHealth, at ang siguraduhin nyo, ang doktor na gagamot sa inyo ay PhilHealth accredited. Bakit? Diyan po natin masasabi na yung doktor nyo ay may kalidad. Dumaan sa pagsusuri ng PhilHealth sa requirement ng PhilHealth para maging accredited physician or accredited facilities. So partner, magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang dito sa Laguna. Meron din po tayo mga online services. Kagaya po ng EPRS, Electronic PhilHealth Remittance System. Huwag hayaang masira ang iyong buhay dahil sa droga.
covered na din ng PhilHealth ang medical detoxification. Ang unang hakbang tungo sa pagbabagong buhay. Hindi pa uli ang lahat. Simulan na ang pagbabago. At nagbabalik tayo dito sa Laguna. Kasama pa rin natin si Mr. Alberto Mandurriao mula sa PhilHealth. Sir Albert, ano po ba yung tinatawag natin na no balance billing policy? Ang no balance billing policy ay yan ay yung mga benepisyo para sa ating indigent members, sponsor members, kasambahay, senior citizen, lifetime member, kung sila po ay ma-hospital sa isang government facility tulad ng national government facility or provincially owned facility or hospitals na dapat wala silang babayaran kapag sila ay na-hospital. Walang bibiling gamot sa labas, walang laboratory, x-ray services sa labas. Dapat sa loob lahat ng ospital. Walang babayar any excess sa case rate. Walang dapat ilalabas na pera ang mga miyembro ng PhilHealth na nasabi ko. Kung meron man bibilihin sa labas, dapat ang bibili mismo ay pasilidad. Sila ang bibili ng gamot sa labas para ibigay sa ating miyembro na entitled sa no balance billing. Sir, meron po bang mga iba pang serbisyo o may mga bago po bang programa ang PhilHealth? Meron pong lumabas na bago yung medical detoxification para sa mga yung sa drug rehab. Ang minabayad po ng PhilHealth yan is 10,000 pesos. Meron din po tayong Zika virus package amounting to 8,000 pesos. Meron din po tayong mga online services kagaya po ng EPRS, Electronic PhilHealth Remittance System, kung saan ang mga employed segment, government or private institution, can pay their premium or the premium of their employees online. Hindi na kailangan lumabas sa opisina para magbayad. Using that system, pwede sila magbayad at same time mag-submit ng report. Meron din po tayong online inquiry. Papasok sila sa www.philhealth.gov.ph, makapag-inquire sila about their membership, online inquiry, at pwede rin silang pumasok sa e-reg, electronic registration. Nakakatuwa po sir no, na mayroong mga ganitong platforms para mas convenient sa ating mga PhilHealth members ang pag-access sa mga ganitong services. No? Sir Albert, meron po ba kayong mga paalala para sa ating mga manonood na PhilHealth members? Sa ating PhilHealth members, lagi po natin tatandaan na kailangan nating mag-update ng ating record. Tulad po sa mga babae, kung kayo po ay nagpa-register as single before at nag-asawa kayo, dapat mag-update kayo ng inyong record na kayo po ay ngayon may asawa at inyo pong status ay married na. Kayo ng anak, idagdag niyo po ang inyong mga dependent. Kagaya po sa PhilHealth member, pwede niyo mag-independent ang inyong legal na asawa. Lahat ng anak at inyong magulang na may kapansanan na nagdidepend lang sa inyo, pwede nyo pong maging declared dependent po yung mga yan. Kung meron po kayong mga pangangailangan o gusto nyo pong malaman anything about PhilHealth, pwede po kayo pumunta sa aming local health insurance office dito po sa Calamba. Sila po ay merong number na 502-5697 tsaka 544-4551 at then dyan din po sa San Pablo office namin. Meron po silang telephone number 562-7027 at 562-9242. Meron din po kami tinatawag na Action Center. Tumawag po kayo sa 02-441-7442 or umasok po kayo sa website ng PhilHealth, www.philhealth.gov.ph. Lahat po ng tungkol sa PhilHealth, lahat ng gusto yung malaman, ma-access nyo po sa website na po yan. Sir Albert, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin dito sa programa. Maraming salamat din sa iyo, Grace at EJ, at binigyan niyo ng pagkakataon ang Philippine Health Insurance Board Corporation na magpaliwanag ng programa dito sa iyong palitan. So partner, siguradong maraming natutunan yung mga manonood kasi ako marami akong natutunan. Partner, nakakatuwa na mayroong ganitong serbisyo ang gobyerno natin para sa mga Pilipino, no? Kasi yun nga, napag-usapan natin kanina, health is wealth. Siguro lang partner, ito yung benefit na maganda na nandyan pero
hindi naman natin hinihiling na ma-avail anytime soon, no? Pero siguro dapat sa mga manunood natin, tandaan lang natin na though ito ay napakagandang benefit, maging responsable din naman tayo na miyembro, magbayad tayo ng tama para makuha natin yung benefits. Tama ka dyan, partner, no? At mahalagang nalalaman natin yung proseso ng pag-avail sa mga benepisyong ito sapagkat hindi naman natin alam, no, kung kailan tayo talaga magkakasakit. Pwede ngayon, hindi siya importante sa atin, pero in the near future o pag tumanda na tayo, ay makikita natin na mahalaga itong mga serbisyong ito. At dito na nga po nagtatapos ang isa na namang episode ng Dito sa Laguna. Para sa inyong mga suggestion at komento, maaari kayong tumawag sa numerong 536-2433. Para naman po sa mga updates at mga uploads ng aming episodes, maaaring bumisita sa aming Facebook page, facebook.com/ditosalaguna. Muli, ako po si EJ. At ako naman si Grace. Hanggang sa susunod na episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matutos ating kwento, magkulay na karanasan.